nagsimulang tumuto. Narito mga balita mula sa iba't ibang sulong. May init na issue laman ang usapan. Nagbabagang komentaryo na walang pagkalinyangan. Tumaas na ba ang presyo ng isda't gulay at kane? Magkano o magkano na kaya ang pamasahe? Ano kaya ang lagay sa daloy ng trapiko? Tumaas ba ang petrolyo? Ano na ba ang balita sa labas ng bansa? Umuunlad na ba ang ating ekonomiya? Mga latest sa showbiz at kung ano pang uso. Walang takas, dito ang mga taong mapang-abuso. Magandang umaga, bayan! Kabayan! Kabayan! Di tayo mababayan. Inaasahan at pinaniniwalaan. Nangungunang boses ng ating bayan. Kakampi ni lolo't lola, nanay, tatay, kabataan. Di lang puro salita, nakikita sa gawa. Servisyong publiko para sa masa at badla. Marami na siyang napatunayan. Siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. Kabayan! Narito ang nag-iisang kabayan, Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Magandang umaga, bayan! Araw po ng Lunes, May 13, 2024. Ito po, nakahanda na kaming tanggapin ang inyong mga tawag sa ating Kabayan Viber number 0898-0898-007-5296, 0898-007-5296, at ang ating teleradyo serbisyo Viber number 0919-278-3000, 0919-278-3000. Ay, teka. Bukas, Martes, may magandang balita po. Bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit 2 piso ang magiging bawa sa presyo ng gasolina, habang 50 hanggang 70 sentimo sa diesel at kerosene. Ang gasolina po ang may pinakamalaking bawas sa presyo, 2 piso sa diesel at kerosene, ay habang 50 hanggang 70 piso. Bagay, ilang araw, ilang linggo na po yan na bumababa ang presyo ng gasolina. O ito, ito, hindi na ho bago ito, pero mukhang nagsusulputan na naman. At ang pinaka-latest ay iimbitahan ng House of Representatives ang dating economic advisor, ha? Economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Young. At ang iimbestigan siya sa 3.8 billion, wow, 3.8 billion pesos na halaga ng shabu na nasamsam sa warehouse sa Mexico, Pampanga. Akalaan nyo kung kumalato yan, ilan hong kabataan, ilang Pilipino ang sisirain ng kinabukasan, ha? Tapos natuklasang yung interpreter naman ni Young, may interpreter pa siya, pareho namang marunong yan, na si Lincoln Ong,
ay incorporator sa kumpanyang konektado sa Empire 999 na may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang mga shabu. Ay itong si Lincoln O, kung di ako nagkakamali po, ay konektado din si Farmali. Ay, nako, connect-connect sila, no? Alamin natin. Si dating Senator Richard Gordon, siya rin ang naging chairperson noon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po, Senator, at maraming salamat po. Magandang umaga, bayan, at lalong-lalong na sa iyo, Nolly, at lahat na nakikinig sa inyo pala tutunan. Tama ba ako, si Lincoln Ong ay may kaugnayan din po sa investigasyon ginawa niyo sa Farmali? Tumpak, yan ang palabas siya, interpreter siya, pero nakakaintindi ng Tagalog at English yan si Mike Kuyang. Pero kasama yan, at talagang kung 3 billion yung shabu, natatakot ka doon, isipin mo ito, 42 billion ang natuklasan pa lamang ng Blue Ribbon ay 11.9 billion. Oo. Yung finally, ang inyong reporto tungkol dyan sa ginawa ng Farmali, eh talagang ilan ho, talagang anong nangyari ho dito? Anong anomalya dito? Well, nilipat yung pera. Sino naglipat? Si President Duterte. Okay. Nilipat siya yung pera ng DOH na 42 billion. Pinalipat na sa PSDBM. Mm-hmm. Nung nilipat yun, alam niya na ang mangyayari dahil nilagyan niya ng mga tao niya, na tao nila Bongo, sila Lau, sila Leong, at ang nagpapagalaw ay sila Lincoln Ong at saka sila Michael Yang, yung kanyang economic adviser. At dahil dyan, nawaldas yung pera natin at overcharging at saka overpricing at saka non-delivery. Yan ang nalaman ng mga ombudsman. 1 billion pa lang yung natutuklasan na hindi dumadating. Pero ang natuklasan namin ay 11.9 billion. So wow. Talagang pinagpiestaan talaga yung pera. At a time na naghihirap ang tao, namamatay ang tao, namamatay ang mga doktor, hindi alam ng tao kung papasok sila sa ospital, kung makakapasok sila, at kung makapasok man, hindi na alam kung mabubuhay sila the next day. Okay. Pera ng DOH, inilipat sa ano? Inilipat doon sa PSDBM. PSDBM, okay. Kaya nga ho, sumabit din dito ang dating DOH secretary. Mm-hmm. Okay. Pero itinatatwa niya na may kinalaman siya dito na may anomalya ang natural transaksyon. Definitely. At mapapatunayan niya. Napatunayan namin yan, Nolly, doon sa Blue Ribbon, na pagsusun-susun namin, na pagdikit-dikit namin, hindi mangyayari ito kung hindi ginawa ni President Duterte na ilipat siyang perang yan. Siya ang naglagay ng mga tao, sila Lau, sila Leo. Kaibigan niya ang nagpapatakbo, si advisor niya, si Yang, at pati yung Lin Wei Xiong, pinaltakas sila, nagpunta sa Dubai, at doon nilalabas yung pera. Siya may hawak nung nakukuhang pera sa gobyerno, so may money laundering pa yan. Kaya talagang huling-huli lahat yan, at kung yan ay papatulan talaga at huhulin, pagkakataon natin ito for the first time, kung nagagawa ng Vietnam na mapakulong nila yung kanilang mga presidente, yung kanilang sekretary, ehong pareho yan, ha? COVID yun. COVID. Opo. At kinulong nila yung kanilang health secretary, health minister, yung kanilang mayor, yung kanilang deputy foreign minister, at nag-resign yung presidente nila na na-meet ko pa nung nagpunta ako sa Vietnam. At kung nagagawa ng Malaysia na si Razak na naglustay ng perang malaki na kukulong ngayon sa Malaysia, at kung sa South Korea, mismong anak ni Park Chung-hee na naging prime minister na naging presidente ng Korea ay napakulong, kasama ni Chun Doo-won, kasama rin ni Roh Tae-woo, mga prime minister na kukulong. Hanggang ngayon, wala pa tayong napapakulong. Kaya rampant ang corruption dito. Ito, napakalaking kaso. Nakita na ng ombudsman. At tinutuloy ng ombudsman yung investigasyon natin. At unti-unti, lumalabas na yung mga kalakakasuhan. At malapit na dapat mahuli hanggang kay President Duterte. Sapagat kung di pinayagan ni Duterte, kung di niya sinabing ilipat yung pera, at siya mismo ang nagdidepende gabi-gabi. Alam mo yan, Nolly? Opo. Gabi-gabi, tinitira kami gabi-gabi. Dinidepende si Michael Yang, dinidepende niya lahat yung mga tao niya na walang kasalanan, at makikita mo hanggang sa huli, yan ang ginawa niya. Opo. Ang kine-question no dito, ang natatanda ako na nag-hearing kayo, ay yung bakit ibinigay ng Duterte administration ang napakalaking kontrata sa isang kumpanya
na binuo lamang noong 2019, so wala pang track record sa gobyerno at merong paid up capital lamang na 625,000, although ang pinag-uusapan na transaksyon ay bilyon-bilyon piso. Tama ho ba? Tama yan. To be sure, umabot ang 11.9 billion ang nakuha niyang maliit na kumpanyang iyan na may walang track record. At halos araw-araw, every other day nakakakuha ng kontrata, may isang araw 1 billion, another day 2 billion, isang araw another billion, 100 million the next day. Ang dami na nakuha at pagkatapos sila madali, anong ginawa? Para mapagtakpan lahat sila, nilagay ni President Duterte, Silao, sa ombudsman, hindi tumalab. Okay. Pumalab ang ombudsman. Ang nilagay niya ngayon, yung number 2 nila, si Leong. Pumalab si... rin ang ombudsman. Warren Rex Leong. Rex Leong. Okay. Okay. Pumalab. Tapos yung isang kasama ng tatlong yan, si Anderson Law, di naman siya kasama. Halimbawa, nilagay naman ang ombudsman sa Mindanao. So they covered all their bases para kung wala na si President Duterte, mapapagtakpan siya itong mga bata niya na nangulimbat. Okay. Sino itong si Rose Nono Lin? Ang sinasabi sa report ay may bahay ito ngayon sa Forbes Park at kapitbahay pa ni Michael Young. Tama ba? That is correct. Nagungupahan sila doon. Alam mo naman, upahan dyan sa Forbes. Kalalaki, no? Okay. At nagbari lang pa sa bahay ni Michael Young na nakaraan, no? Nagbari lang dyan. Na-periode ko yan. Si Rose Nono Lin, ang asawa nitong si Lin Weixiong na hindi na nagpakita, hindi namin makuha, nagpunta sa Dubai, wala nang nagkadala, may sakit. At ganun rin si Michael Young, pinagtago na yan doon sa Davao. At ganun rin ang ginawa, halimbawa, na hindi na sumipot yan, tumakas naman yung mga Dargani brothers habang nililitis namin at nakatagpuan namin na doon sa Davao, paalis na, nakakuha ng immigration clearance sa Davao Airport kung saan yun ang bayan ni President Duterte, nakakuha ng aeroplano doon, chinarter nila ng $100,000 muna. And later on na bumaba, dahil pupunta lang sa Malaysia, nasira yung unang aeroplano, at hinuli namin paglagay na bago sila sumakay ng aeroplano, nahuli namin doon sa Davao City. Po. Kaya pag pinagdikip-dikip mo, Noli, hindi maitatago eh. Talaga, ang common denominator ay si President Duterte at saka si Michael Young. Yan ang mga common denominator yan. Ito bang si Li Weixiong, hindi ho ba nakapagtataka na meron itong maraming pera? Definitely. Yung asawa niya tumakbo Quezo City. Balitaan niyo yan. Tumakbo ng Quezo City, namimigyan libo-libo araw-araw. At ang kotse niya, nanganganak yung ng kotse yung garahe niyan. Mayayaman na mamahaling kotse yan. At tumakbo yan. At nasa lang. Kayang-kaya niya tumakbo. Pero mabuti lang natalo. Eh ganun rin sila. Yung, mahilig sila sa kotse. Sila Dargani. Makita mo, Lamborghini, si Lincoln Ong, naka Porsche, naka mga kotse magagara. So makikita mo talagang nagmamadaling yumaman at makikita mo talaga na kinuha nila talaga yung pera. Nung bang panahon ninyo, Senator, ay na-question din sa Bureau of Internal Revenue ang napakarami nilang pera at mga ari-arian? Ay, sinabi namin yan. Alam mo, una, they're on judicial notice. Nakikita, nag-iimbestiga ang Blue Ribbon Committee. Yan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee. Pati ombudsman, dapat nanonood yan. At dapat siya, hinuli na nila noon pa. Pero alam mo, malakas eh. Pag narinig yung Michael Young, economic advisor ng presidente yan. Yes. At nakita, araw-araw, gabi-gabi, si President Duterte, tinitira ang COA. Ang lakas na loob, tinitira ang Senate. Okay, maniwala. Araw-araw, minumura kami yan. So, alam mo, yan ang problema ng ating bayan. Talagang ginagago na tayo, tinatanga-tanga na tayo, pumapayag pa rin tayo. Kaya ngayon, wala na sila sa pwesto, naglalabasan ngayon, at dapat itong pagkakataon for the first time, may mapapakulong tayo dapat na pagulo ng Pilipinas na hindi pagulo, ngunit panggulo ng bayan natin. Oh, pero nabanggit ninyo, pangulo, pero nabanggit din ninyo si Senator Bongo na hindi ganong nababanggit sa mga kaso. Nabanggit si Bongo nung araw eh. Palibasa kasama namin sa Senado, nabanggit siya sapagkat una yung Silao, bago niya nilagay yan dyan, nasa office ng SAP yan, Senior Assistant of the President, no, sa PMS. Okay. At ito, inutusan niya na makipagtrato dito kay Admiral Mercado na tinanggal nila
dahil hindi pumapayag na palitan yung kontrata nung isang barko, dalawang barkong binili natin na napakalaking halaga. At sumulat pa si Secretary Lorenzana dahil lang hingi ng nagpagyan ng white paper di Obano si Bongo. Kaya itinatanggi ni Bongo yan nung araw na hindi niya raw tao yan. Pero ito bukod si dyan, nilagay niya si Lau. Pagkatapos yan, nilagay naman nila doon sa housing Land Housing Regulatory Board, no? At ang nangyari naman, kinomplain niya ng extortion. Okay. Dalawang kanan ang complaint. Nung tinanggal niya, magtataka ka, napakagaling talaga nilagay ngayon dito sa PSDBM. At doon gumawa ng talagang lagi madilim. Dahil nakatago. At kala niya, hindi sila mabibisto, nabisto sila ngayon. At marami tayong testigo na sinabi, pag dumarating yung produkto, ayan nyo na, huwag nyo na inspeksyon nyo na yan, padala nyo na. Kaya lumalabas ka talaga, walang na-deliver, sa, lalo na sa Mindanao, yung mga gamit ng DOH. Okay. Silaw, before na mapunta sa Duterte administration, ay sino siya? Mga abogado yan at kumampanya. Nagtrabaho, si Leon nagtrabaho sa office ni Mayor Duterte sa kanyang opisina. At gano'n rin si itong dalawa, si Lau at saka itong inapoy sa Mindanao. Pero si Lau, abogado, tatlo yung magkakasama yan. Kaya under the hawak yan ni Bongo sa Davao. Kaya nung mabuna si President Duterte, dinala ni Bongo yan doon sa PMS, doon sa kanyang opisina. May tarjeta yung pinapakita. Alam mo ba, pati si Dargani may tarjeta na pinapakita na doon siya sa office ng Presidente sa PMS. Wow. Okay. Anong reaksyon nyo ninyo na lumilinaw ng mga kaso dahil nandito sa desisyon ng Ombudsman? Ang reaksyon, dapat magising na ang Pilipino. I'm elated na nagawa yan. Mabuti, meron tayong Ombudsman na kahit o paano tinutulak yung kaso. Dapat tulungan natin ang Ombudsman. Okay. Dagdagan natin ang NBI, dagdagan natin para malaki yan eh. Pag binuksan mo lahat yan, marami kang makakasuhan na mga kawani ng gobyerno dyan. Kaya lahat yan, nagtatago ganyan, kinakabahan yan. Si President Duterte, kinakabahan yan. Dito siya madadali talaga sapagkat from beginning to end, from initiating it, na ginawa niya, ibigay niyo dyan sa PSDBM, in-appoint ka lahat yung mga tao sila Lau. At gabi-gabi, tinitira niya ang COA. Sabi niya, ilalag lang niya sa agdanan niya. Ilang beses sinabi yan. Minumura niya. Kami sa Blue Ribbon, pati nanay ko minumura niya. Dahil pinuproteksyon niya na hindi raw masamang tao yan. Hanggang si Michael Young, natutupan namin, walang binabayad na buwis. Ilang libo lang ang binabayad kahit na 17 taon na siya dito. Nag-denegosyo raw siya. At ang sabi pa ni President Duterte, sabi niyo, kumuha ng investor. Investor yan. At ang kanyang declared income ay 200,000 lang, bilo mo, nakapasok ng ganyan niya. 200,000 lang for 17 years. Tapos hindi nagbabayad. Nasaan ang BIR? Dapat sinita na niya kagad. Opo. Bakit hindi napaharap sa Senado itong si Lin Wei Xiong? Dahil nagpunta na sa Dubai at hindi namin mapauwi. Even ito si Michael Young. Diyan yung makikita. Kaya kumisan, natatampo rin ako ng konti dahil sa ibang mga kasama natin sa gobyerno. Abay, kailangan ipakulong mo eh. Kaya pinakulong namin si Lincoln Ong. Pinakulong namin si Dargani. Tumakas na nga eh. Oh. Ha? Tumakas na. Nung makuha namin, hindi ko na pinakulong doon sa Senado, pinakulong ko na doon sa Pasay City. Oh. No? At pagkatapos, sasabihin pa, abuse raw kami ng power. Hindi abuse yun. I can challenge that because kung ganyan, lahat talaga makakatakas lahat ang mga walang niya. Sabagat yung walang niya, yung evil people, they will do anything. Hindi sila nahiya, hindi sila natatakot. Lalo na kung may backup sila na pinakamalaking pinuno ng ating bayan. Opo. Okay. Natatandaan ko noon ay hindi ho pinirmahan yung inyong committee report maging ng mga kasama niyo sa Senado. Tungkol ho doon sa pagkakaugnay kay Pangulong Duterte. Ano na hong nangyari doon before kayong matapos? Wala rin for me ba? Bago kami matapos, naghingi ako ng pahintulot na inatala ko sa Senado para public record. No? Okay. Pangalawa, malaking sinasabi lang, hindi pinirmahan. Wala yon. Hindi ako natitigating doon. Alam mo kung bakit? Po. Ikaw naman, galing ka sa naging vice president ka, naging senator ka, Canoli. Alam mo naman na pag nag-imbestiga ang Blue Ribbon,
sumusumpa yan, di ba? Oho, and oho. Truth. So kahit na sino Oli De Castro, kahit na yung ating janitor, kahit na sinong tao, pwedeng kunin yon at kasuhan yung mga yan dahil under oath yan at pwede mo silang iharap sa kanila yung sinabi nila at pwede mo silang iakos. Ito sinabi mo, ba't mo yung binabago mo yung istorya? Mahuhuli yan. Okay. So umaasa ho tayo, Senator, na may mangyari dito, may mangyayari. At ito ba mga taong binabanggit mo natin, especially si Michael Young, ay narito pa ba sa Pilipinas? Andito siya, kaya nga sinisit na ngayon ng Kongreso. Nakita niyo. Talaga may habit eh. Di ba? Uh-huh. May habit. At saka ang lalaki ng gusali niya sa Clark. Ang lalaki ng gusali niya dito sa May Manila, no? At bilang mo nakatira sa Forest Park. Wow. Tapos Mariosin. Uh-huh. Itong si Greenway Show at saka yung kanyang asawa nakatira rin sa Forest Park. Lumilipat from this Marinas, pumupunta sa Forest Park. Eh talagang hinahamak na ang bagong Pilipinas. Eh tingnan mo, hinahamak lahat yan, ha? Pati presidente ng family, Chinese yan. Bino mo, bakit mo papayagan yan? Bukod sa maliit lang ang kanilang kapital, eh inimbisigay yung family, pare-pareho ang stockholder yan doon sa Taiwan. At tumakas sila from Taiwan. Nagpunta sa Singapore, yung presidente, yung tatay, nagtatago. Yan yung makikita na talagang pabaya tayo. Hindi tayo pabaya. Napakalakas talaga nito mga tao ito. In fact, we even have pictures, Nolly, na yung grupo ng family nag-courtesy call sa Davao at makikita mo si Michael Young tinatapik-tapik ang presidente sa likod niya. Talagang kayang-kaya niya magpasikat na malakas siya. Opo. Anong kaugnayan naman itong si Michael Young ay iniimbestigahan din tungkol dito sa 3.8 billion pesos at saka si Lincoln Ong. Ito ho ba'y nabanggit itong Empire 999? Hindi ata. Wala. Pero marami sa nagkumpanya, Noli. Opo. Pero alam mo, mayroong isang tao na inibigay ko, sila Asierto, sila Pajardo. Oh. Pawang mga pulisyan, no? Opo, si Asierto. Alam mo, si pinipilit na Asierto, si Michael Young ay talagang drug pusher, kasama, drug dealer, kasama na inaalagaan ng Presidente Duterte. Kaya lang hindi namin mahuli na si Asierto. Pinapalabas ko, sabi niya, inabas mo na. Hindi ka, ikaw humarap doon, ayan ka na. Magsalita ka, hindi naman nagsalita dahil takot na takot dahil papapatay raw siya. Lang ganyan. Pero yan eh, masyado, alam mo naman pag may ingay, meron ka naman nararamdaman, where there is smoke, there is fire, di ba? Opo. Masyado nang maligalig yung mga tao yan. Si Lincoln Ong, talaga makikita mo, nagpupunta sa palasyo ng presidente sa Davao, nakaupo para sila magkakaibigan, tatlo sila ni Michael Young at saan ang pangulo, may mga litrato tayo dyan. Para sila magkakaibigan. Si President Duterte nagpunta sa China, kasama niya sila Lin Weixiong, kasama niya si Michael Young, at nakikita mo, chami-chami sila. So, talaga matatakot ang pangkalin ni isang tao ng gobyerno pagka iimbestigay mo yung mga tao yan. Sa akala po ninyo, ang mga tao na ito ay may impluensya pa rin hanggang ngayon, lalo't naraming Chinese o na naki-question din, nakapag yung kanilang mga dokumento ay naki-question, namimili sila ng mga lupain dito sa ating bansa. So, nandiyan pa kaya ho ang shadow nitong sina Michael Young at sina Lincoln Ong? Definitely. Marami ng connection yan. Nagbibigay ng pera yan eh. Opo. Unang-una, tingin ninyo, inaabi-abi tayo ng People's Republic of China. Lumubo na nung umupo si President Duterte, nagpasukan ng pogo. Di ba? Oo. Si Michael Young may pogo yan. Mm-hmm. All right? Ito kayo iniimbis ka sa Bamban. Pogo na naman. Hindi natin alam kung Pilipino citizen yan. Ha? Ang daming nagpapatayang kinikidnap ng pogo dito sa Pilipinas. Tapos yung ating mga lupa na nakakapag-aral sila sa Cagayan, hindi ko alam kung tama yun, pero yan ang mumuputok doon. At nakikita natin na yung ating mga tao sinasagasaan ng barko ng China, binubuhusan tayo ng tubig na malakas doon sa West Philippine Sea. Abay, pawang ang common denominator yan ay talagang pinasok na tayo ng Chinese. Akala nila kaya-kaya na tayo rito. Kaya ito mga ito, dapat talagang masawata itong mga Chinese na ito at mapakita may makulong dyan. Pati na rin pagkanalitis si Pangulong Duterte, dapat siya ay makulong rin. Okay. Maraming salamat po, Senator, and good morning, sir. Good morning, Oli. Thank you very much. Si former Senator Richard Gordon, siya po ang dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya inungkat lang ho natin itong nangyari noon at yun ang binabanggit niya tungkol dito sa family
ang pangalang Michael Young ay hindi na ho bago sa inyo. At ngayon ay sumulpot na naman ang pangalan ni Michael Young, inibisiga naman sa 3.8 billion pesos na halaga ng shabu na nasamsam sa warehouse sa Mexico, Pampanga. Ito yung si Lincoln Ong, natuklasang interpreter naman nito yun, ni Young ng panahon ng Duterte Administrator, ay incorporator naman sa kumpanyang konektado sa Empire 999. Ang Empire 999 ay may-ari naman ng warehouse kung saan nasabat ang naturang mga shabu. Yan ang connect-connect. Na? Kaya kung may alam pa kayo tungkol kay Michael Young at kay Lincoln Long, abay, sabihin na ho ninyo. At itong mga tao na ito ay mukhang malakas pa ang impluensya maging sa Marcos administration ngayon. 30 minuto makalipas ang ikawalo. Oras, hatid sa inyo ng Maaasahan, Kabayan, Kapangyarihan ng Mamamayan, Balita at Talakayan. Saan ang punta natin? Doon sa pwede maghatid ng kaalaman na magagamit. Mag-add C+. Bigating tulong sa resistensya, magaan sa bulsa. Tricolor na labas sa detergent lang? Baka may maiwan pang germs. Mag-Zonrox Color Safe. Expert pumatay ng up to 99.9% germs na di kaya kung detergent lang. Kulay at linis, ipagmalaki! With Zonrox Color Safe. Mag-add C+. Bigating tulong sa resistensya, magaan sa bulsa. Pag-uugnay sa'yo sa mga pangangailangan mo. Tumutok na dito sa Ang Tinig Nyo tuwing Sabado 1:30 PM sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. May gusto ko bang i-flex? Pwedeng sa TV, pwedeng sa online, pwedeng sa vlog. Kasiyahan, tawanan, at kahit ano pa yan. Ba? Meron palang ganun. Punta ka na rito sa Share ko lang. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alauna sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Saan ang punta natin? Eh di doon tayo kung saan marami tayo matututunang impormasyon. Eh saan pa kung di doon sa pwede nating pag-usapan ang mga napapanahong isyu na dapat pakinggan. Teleradyo Servisyo, ang puntahan. Bidit! Bidit! Ito ang mga tips para labanan ang matinding init ng panahon. Siguraduhin uminom ng hanggang sa 8 basong tubig sa buong maghapon. Maaari rin kumain ng pakwan, pino at iba pang mga prutas na nakatutulong sa pag-hydrate sa katawan. Umiiwas din sa paglalakad sa arawan o pagbababad sa initan. Hanggang maaari ay sumilong at magpaypay o buksan ang ventilador para mas lumamig ang paligid. Importante rin na mas malinis sa katawan at maligo. Isang paalala mula sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Meron pa tayo ngayong Meron pa tayong kinakaliskisan, hindi rin maganda. Hinihimay. Hindi rin pwedeng tinatalupan. Hinihimay na lang. Eto hong mayor ng Bamban, si Mayor Alice Goo. Nako, marami din mga questionable dito kung saan galing itong Lupalop. Ha? Ang malinaw lamang ay mukhang Chinese siya. Pero sino ba siya? Sino ba? Bakit ang taga Bamban ay tahimik dito? Bakit ang mga opisyal ng Tarlac ay tahimik din? Anong meron si Mayor Alice Goo na sila ay tumatahimik? Sandali lang ha, si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Secretary, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-Tangkilik at taga-Subaybay. Medyo nakakapanghina din dahil nung minsan nag-usap tayo, yung mga manggagawa na nawalan ng trabaho, eto naman, may lumalabas na balita naman,
itong tungkol sa Sofitel Philippine Plaza. Ay, isang araw lang, isang linggo pala, napadaano ako dito. Nag-ooperate pa naman sila, normal. Pero ang balita ay magsasara na ho sila. At ang sinasabi, nung una hindi magsasara eh. Parang pansamantala silang magsasara, pero parang gagawin muna. Pagagandahin daw at i-improve ang Sofitel, isang 5-star hotel. Ano ho ang dumating sa inyo, Secretary, sa Department of Labor? Kabayan, tama po yung inyong nabanggit. Actually, nung nagkaroon po kami ng isang pulong, mahigit na pong isang linggo, nung sila po ay nagsadya sa aking tanggapan, ang kanila pong ipinapaabot na kadahilanan, may kinalaman po sa safety issues, safety concerns, dahil medyo matagal na daw po yung kanilang establishmento, yun pong nakikita lang mga problema, may kinalaman po sa electrical wiring, water pipes. Okay. Mayroon na pong ilang mga instances na kung saan ay nagkaroon po ng mga disruption ng operations. At yun po yung kanilang ipinabot na kadahilanan kung bakit sila po ay nagbabalak. At akin naman pong natanong, yan ba renovation na nagagawin, kabuuan? Hindi po sila nakapagbigay kaagad sa akin ng categorical na kasagutan. Dahil ang akin pong tinitignan, batay din po doon sa mga nakaraang sitwasyon, kagaya po nung nagkaroon ng pagsasara yung Mandarin Hotel, Hotel Intercontinental. Kaya ang direction po doon ay iayos yung kanilang nakita mga concerns may kinalaman po sa safety. Dahil ayaw naman daw po nila na malagay sa panganib o alanganin yung kanilang mga guests. At medyo mas malaki po ang magiging epekto nito batay po dun sa kanilang reputasyon bilang maayos at ika nga ligtas na pasyalan o puntahan po ng mga turista o kaya naman po yung mga kanilang mga hotel guests. Opo, pero ang Mandarin at saka Intercon, di ba ho na magbubukas na rin? Ang Mandarin may bagong building. Yung pong mga bagong building na yan, kaya nga po ang aking pumasok po kaagad kabayan sa aking isip eh. Baka gusto lamang nila talagang iayos dahil iconic po itong building na ito. Dahil alam natin, mahigit na po itong 50 taon na nariyan. At medyo maganda nga po din naman ang ating nakukuhang feedback may kinalaman sa serbisyo. Maganda rin po yung ugnayan ng manggagawa at namumuhunan. Sa katunayan po, nung nakaraang taon, nagkaroon sila ng pagsasaayos ng kanilang collective bargaining agreement. Kaya ako naman po ay umaasa pa rin na sana magkaroon sila ng pagpapasya na ito po ay magsasara lamang dahil gusto nila pong iayos yung mga nakita nila na mga safety issues na lalagay sa panganib po doon nga sa mga kanilang guests at mga empleyado na rin po nila. So ang malinaw ho ay renovation? Hindi po maliwanag sa akin kung simple renovation. Yun nga po ang aking tinanong din nung aking magkaroon ng maikling pulong sa kanila, ang pinapaabot lang po nila nun sa akin din, meron po silang pakikipag-usap sa kanilang mga leader po ng union. Dalawa po kasi ang union dyan sa Sofitel. Meron pong union ng mga rank and file, meron din po ang mga supervisor. At as I understand it, meron po silang continuing discussion how to address the issue po. So malabo... Secretary, malabo pa rin? Alin po ang yung kung magsasara sila? Kung magsasara sila o renovation lang? Yung pong pagsasara at renovation na palagay ko dapat po magkasama eh. Ayun, okay. Sa akin pong pananaw. Yun nga po yung categorical na akin pong hinihingi sa kanila katagutan. Yes. Kung kayo po ba ay magsasara, ano po ba ang direksyon na? Tuloy-tuloy na po ba yan o i-renovate, pagagandahin po kagaya po ng mga inabanggit ko nga po dalawang hotel na nagkaroon po ng mga renovation at ang layunin ay talagang iayos po yung kanilang operasyon, hindi makaabala, hindi po maglagay sa panganib doon po sa kanilang mga hotel guests at saka lalo na po siguro tignan yung kaligtasan at kalagayan po ng mga manggagawa sa nasabing hotel po. Okay. Dalawa ho yan, yung renovation at saka yung reclamation. Dahil parang lumayo ang dagat sa Sofitel. Karaniwang hinahabol dito ng mga guests ay yung dagat. May kaugnayan din ba ang reclamation? Hindi ko po nasama sa aking pagtatanong yung may kinalaman po sa reclamation.
ang pinagtuunan po ng aking pakikipag-usap sa kanila, ano po ang magiging kalagayan ng ating mga manggagawa. At kung ito naman po ay renovation lamang, sana ay pagkatapos po ng renovation, ma-absorb po lahat yung kanilang mga dating empleyado. Ay, meron ho bang mga empleyado na lumapit to sa inyong tanggapan? Wala pa po naman dito direkta sa amin kasi maaari pong ang lalapitan niya na hindi naman po kagad tanggapan ng kalihim, kundi yung pong mga regional offices po natin na siyang frontliner nag-aasikaso. At nagbili na rin po ako doon sa ating regional office sa NCR na magpaabot na po ng aming pagpapahayag ng kahandaan na tumulong mamagitan kung ano po ang dapat na maging solusyon o magiging arrangement, agreement itong Sofitel sa pagitan po nila at ang kanilang mga manggagawa. Okay, so malaking question pa rin, renovation ba ito or close for good? Wala, walang ganon. Opo, yun po. At yun nga po ang pinapatignan ko sa ngayon dahil gusto ko pong matiyak nang sa ganon, anuman pong klase ng tulong na pwede naming may pagkaloob, ma-extend po namin sa pagitan po ng mga manggagawa at ang kanilang employer. Nang sa ganun naman po ay may saayos natin at patiyak na ang lahat po ng mga itinatadhana ng batas, may pagkaloob po natin sa ating mga manggagawa. Ay, how about yung lease contract nila sa GSIS? Ang sinasabi matatapos na. Yun po ay isa pang aspeto na pwede pong sigurong isinasaalang-alang. Pero alam ko naman po, pwede na mamapag-usapan, magkaroon po ng mga negosasyon, may ginalaman dyan. Hindi pa naman po nag-expire yung kanilang kontrata. Meron pa yung kung natitirang panahon na kung saan pwedeng mag-usap po ang Sofitel at ang ito pong lessor nila may kinalaman po doon sa property na kanilang ino-occupy sa ngayon. Okay. Mabahaba ng pag-uusap po natin pero parang malabo pa rin kung ano ba talaga ang kinabukasan ng Sofitel. Malalaman naman po natin yan dahil sila po ay meron pong obligasyon na mag-file po sila ng notice sa aming pong regional office. Okay. Ito po yung report ng establishment at ito po ang magpapakita sa atin. Ano ba talaga ang direksyon nila? Siguro makakakuha din po tayo ng information direkta galing din po sa mga manggagawa nila sa pamamagitan po ng kanilang union. Oo, kasi may lumalabas yung mga balita na bibigyan na ng maayos na separation pay ang mga empleyado na mawawalan ng tabaw sa pagsasara ng hotel. Yan ang mga lumalabas sa news item. So, ibig sabihin, magsasara na. Pero wala pa akong kalinawan yun. Hindi pa po. Hanggat hindi po natin nakita yung talagang, yung nabanggit ko nga po, na meron na silang formal na report sa amin po sa Department of Labor and Employment. At yung pong kanilang pag-uusap sa kanilang representante po ng mga manggagawa doon po sa Sofitel, hindi po tayo nag-i-speculate kasi kailangan po naman may talaga pong accurate na batayan anumang pong hakbangin ang gagawin ng Department of Labor and Employment. Okay. Secretary, maraming salamat po at good morning. Maraming salamat din, kabayan. Good morning po at mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay din po kayo. Si Secretary Bienvenido Laguespa ng Department of Labor and Employment. Ba't hindi pa sabihin ng Sofitel kung ano ba talaga? Ha? Kasi itong Sofitel ay makasaysayan na rin. Nung panahon mo ni First Lady Imelda Marcos, ang Sofitel ay itinayo. Pinahabulo ito para sa annual meeting ng International Monetary Fund at saka World Bank doon. Pero kailan kayo huling dumaan dito? Diyan sa lugar na yan, sa paligid na yan. Ano-anong nandiyan? Focus Theater. Wala na. Ang Focus Theater, tinutubuan na ng damo. International Convention Center. Tama ba ako? International Convention Center. Oh. Ano pa yung nandiyan? Yung parang theater na tenapik namin nung panahon ng Magandang Gabi Bayan, parang may mga multo daw. Oh! Ngayon, meron mga show na nandun. Anong pangalan nun? Iba-iba yung Focus Theater eh. Madami dyan, napabayaanan na. Kung ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipapaayos ko yan. Yan yung mga proyekto ng dating unang ginang Imelda Marcos at maganda talagang pagandahin uli. Well, yung PICC,
nandun pa rin. Maraming graduation nang nangyayari doon. Nandun pa rin, malinis pa rin ang PICC. Cultural Center of the Philippines, andun pa rin. Yun lang, yung Folk Arts Theater, kung kailan huli niyong nakita, at ito pa, lumalabas pa nga itong, tawag dito, itong Sofitel, Philippine Plaza ito. Dati kilala ito sa Philippine Plaza Hotel. 16 na minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Nico Bagsik, yung tagabantay natin sa EDSA Busway. Alamin nga natin na Nico, good morning! Magandang umaga kabayan, mga motorsiklo ang nahuli na dumadaan sa EDSA Busway ngayong umaga. Karamihan sa mga ito ay nahuling dumadaan sa southbound ng Ortigas Flyover. Ang ilan sa kanila, maang-maangan pa sa mga miyembro ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation at Philippine Coast Guard na nakabantay ngayong umaga. Ang isa kabayan, dumipensa pa na alam naman daw niya na bawal kaya hindi umano siya dumaan sa busway. Pero nang ipakita ang video nakuha ng mga traffic enforcers, malinaw na nag-overtake ito sa Ortigas Flyover at lumagpas sa linya. Ang isa naman, itinanggi din ang huli pero may lumapit na isang driver ng SUV na nasagi pa ng motorcycle rider sa flyover nang makita ang mga bantay. Kwento ng nasagi nitong drivers ng SUV. Tinat siya ng motorsiklo para umiwas ng mahuli. Umiwas mahuli kaya naman nasagi ang sasakyan at nayupi ang kaliwang bahagi nito. Hindi na hinabol ng may-ari ang nasaging SUV ang motorcycle rider pero sinigurong matitiketan ito ng mga otoridad. Meron ding isang motorcycle taxi na may angkas pang pasahero. Dismayado ang pasahero noong nakausap ko dahil imbis na mapibilis ang biyahe nila ngayong umaga ay na-late pa niya siya sa pasok sa trabaho sa Makati City dahil sa pagkakahuli ng binuk na motorcycle rider. Sa 2 oras na operasyon ng DOTR Sykes sa Ortigas Flyover ay nasa 28 ang nahuli nilang mga motorcycle riders at inaasahan naman na madadagdagan pa ang pagpapatuloy ng kanilang operasyon ngayong umaga sa ibang bahagi naman ng EDSA. Kabayan. DOTR na yan, hindi na mga hindi na MMDA traffic enforcer na nag-manage ng mga nag-violators. No? Hindi na, kasi hindi naman sila ginagalang eh. Tama kabayan, DOTR yung may operasyon kanina dito sa busway. Kaya sila yung nakita ko na nangkaharang ng mga lumalabag. Okay, maraming salamat. Si Nico Bagsik, si Christian Yosores. O, alamin natin, namalengke sa Central Market. Ah, Central Market? Christian, good morning. Good morning, kabayan. Tumaas na naman daw ng 20 pesos ang puhunan sa kada kalahating kaban ng bigas ng ilang rice retailers dito sa Central Market, Maynila. Kaya tumaas na naman ang bentahan ng bigas. Sa mga lokal na well-milled rice, 53 pesos ang pinakamababa na bentahan na umaabot ng 57 kada kilo. Kung premium naman, 54 hanggang 60 pesos ang bentahan kada kilo. At yung mga special rice ay 53 pesos din, ang pinakamura na aabot hanggang 64 pesos ang bentahan kada kilo. Magdadalawang linggo na raw mula nang tumaas ang presyo ng bigas dito at hindi pare-pareho dahil nung nakaraan ay bumaba naman ng 10 piso. Sa mga gulay, halos lahat naman ay bumaba tulad ng sibuyas sa pula at puti na parehong 120 kada kilo at kamatis na 80 kada kilo. Sa mga isda, pababa rin ang presyo kahit kaunti raw yung mga huli dahil naman sa mainit na temperatura ng tubig dagat. Ang galunggong naglalaro ng 100 piso hanggang 200 pesos per kilo. Ang tilapia naman 130 per kilo at ang bangus 180 hanggang 200 per kilo depende sa laki. Pero ang karneng baboy at manok, ginto raw kabayan yung presyo ayon sa mga tendero dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo. Sa laman ng baboy, 350 ang kada kilo habang ang liyempo ay 380 kada kilo. Dahil naman yan sa panibagong dagdag 5 piso sa puhunan ng mga tendero. Ang isang buong sariwang manok naman umaabot na ng 220 kada kilo sa 2 linggo na rin mataas dahil naman sa limitadong supply tulad din na mainit na panahon. Kabayan. Maraming salamat si Christian Yosores. Oras natin, 12 minuto na lamang bago mag-ikasyam ng umaga. Ang sumbungan ng bayan, Kabayang Noli De Castro. Si Marigel Manoto ay presidente ng Philippine Travel Agencies o PTTA.
Magandang umaga po, Miss Manotok. Magandang umaga po, kabayan. Opo. Parang may pangamba kayo dito sa plano na higpitan ang mga patakaran tungkol sa mga Chinese tourists na pumapasok ko sa ating bansa. Ano ang katwiran nyo? Siyempre ho, bawat ho, in every new topic or something, we really need to acknowledge the potential benefits of both sides ho, no? So kung magkakaroon ho tayo ng stricter visa requirements, siyempre meron rin po yan ang mga pros and cons. But we really need to emphasize also the importance of not jeopardizing the tourism industry po. Okay. How about in security ng ating bansa? Ano hong pipiliin nyo? Security o ang tourism ng ating bansa? Siyempre ho, I think our government also has the duty to its people. Tayo okay. Hong mga Pilipino. At saka siyempre ho, ang our main concern ho is our country. So, siyempre ho, may alternatives naman po yon kung hindi ho naman, if the Chinese tourists are not, is gonna be less, then we can focus on other markets as well. Yon, okay. So, wala naman problema sa inyo kung hihigpitan po mga Chinese tourists na pumapasok sa ating bansa sapagkat hindi naman o kaila sa inyo na marami tayong mga turistang Chinese na kunwari turista pero nagtatrabaho sa Pogo pagpasok na ating bansa. Siyempre ho, there's going to be an impact, but I believe that the government is also doing their job. So, ang kailangan lang ho siguro, I think, is maybe we could think of a win-win solution. Siguro ho, yung pagka-stricter requirements ho ng, ng DFA is ngayon lang po. Tapos, dapat ho i-revisit rin ho. Kunyari, kung hindi umaandar or ano, pwede rin ho naman mag-improve. I mean, it didn't work. What I meant, like, if for example the stricter requirements did not work, then I think we should be revisiting their policy to be able to think of a better solution or a win-win solution. Ho. Paano it didn't work? Halimbawa, kasi ang purpose ng si Malino sinasabi ng gobyerno ay para makontrol ang mga Chinese nationals na pumupunta sa ating bansa na hindi maganda ang mga records at nagiging banta sa ating security. Yun lang ang malinaw sinasabi yun nila. Pero anong malinaw sa inyo sa mga bagay na yan? Kasi ang iniisip po namin, ito ay source of your income. Kung hihigpitan ang mga Chinese tourist, at ang alam ko ang Chinese tourist ay mga major source of income sa inyo at sa ating bansa, of course, sa negosyo. Pero how about yung sinasabi yun ng gobyerno na nalalagay naman sa alanganin ang security ng ating bansa. Tama po yun. So, maybe we would like to suggest like a moderate increase in processing time for the, or actually explanation lang po. I think the government really has their issues that they need to address. Opo. But maybe kailangan lang po i-explain lang ho ng mas mahusay para lang ho maintindihan ho ng mga Chinese nationals. Ano ba ang pwedeng i-explain ho sa mga Chinese ng mahusay? Siguro ho that in the end, we are really just also thinking of their own benefit as well. We are also protecting them and how this will not really strain the relationship of the Philippines. And we are just doing this to protect and to help continue our good relationship. So it's not like a negative effect. So we also have to think of the positive effects to this. Opo. Kasi ang purpose daw dito, sabi ng Department of Foreign Affairs, ay para alisin, piliin ang mga illegitimate. At ang payagan ay mga legitimate ones. Kaya may sumasangayan ho doon? Opo naman ho. kasi ho naman, but it also is not, we should not also generalize ho kasi naman.
Marami rin naman pong mga Chinese tourists who are also... Kaya nga, higpitan nun sila sa mga requirements. Alam mo natin na mayroon din mga Chinese tourists na matino. Pero, paano nyo sasabihin yung mga hindi matino? Anong gagawin natin doon? Yes. Mm-hmm. So, tama naman ho yung mga proseso na yon. Opo, I think certain processes are really required to be able to move forward. So, I guess we just have to explain it well. And this stricter... To them? Explain to them? Yes, sa mga tourists na, okay. Oho. And because sometimes naman lang ho, there might be some biases that we might not be explaining well. So I think we just have to explain. In everything ho naman, I think we just have to explain it well, why the process is there and why we have to do it. And I don't think hindi lang ho tayo nag-re-required para sa mga turista, even other countries, even Japan. Pero yes. Sila po ba sa kasalukuyan na nagsasubmit ng social insurance certificates as proof ng kanilang identity, ang mga Chinese? As of now, hindi po. Hindi but po. The DFA ho is requiring that. Yes, ngayon ho. It's like ano lang ho eh. I think certain embassies when we're applying for visas ho, they ask for a birth certificate. Correct. Or a marriage contract. Pero correct. Ang kailangan lang po nila is not just a Xerox copy, but straight from the PSA na hindi ho lalampas ng 1 year. So I think certain requirements lang ho na that will authenticate the other requirements ho is what is needed. Okay. So okay lang sa inyo. Nahigpitan mo natin para yung mga legitimate at illegitimate ay mapaghiwalay ho natin. Ano ho? Ah, opo naman. Opo, kasi opo. We are always supporting ho whatever the Philippine government is requiring. Okay. Miss Manotok, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Good morning. Good morning po. Thank you po, Kabayan. Thank you po. Marijel Manotok, Presidente ng Philippine Travel Agencies Association of PTAA. Siyempre naman, basta yung paghihigpit ay nasa lugar. Sabi nga nila, yung paghihigpit ay nasa lugar. Yun, yun ang maganda. Eh, katulad yung natuklasan nga sa Tarlac. Oh, yung mayor doon, ang daming question. Kaya, dapat talagang higpitan eh. Sabi nga ni Marvin Ribad, good morning Kabayan. Nakababahala po na nakalusot ang mga kagaya ni Mayor Goo sa ating politika. O, timo, nakakapasok na sa politika. Yung pinag-usapan namin ni Senator Gordon, napakahalata na madaming tinatago. May kailangang ayusin sa COMELEC rules sa pagtanggap nila ng application. Dahil sino ba naman ang magbe-verify ng submitted application kung hindi sila? Ay, nako, tanggap lang sila ng tanggap ng application. Kabayan, kawawa ang Pilipinas. Aba, hindi ho. Dapat itong protektahan natin. Hindi pwedeng magiging kawawa tayo. Pilipinas, atin po ito. Walang ibang dapat mag-ari nito kundi tayo. Bisita lang mo sila. Oh my God, sabi niya. OMG, buhay na naman ang kaso ng Parmalee. Oho, hindi dapat itong mamatay. May mangyayari pa ba dyan? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Isama niyo na lang ang kaso sa ICC. Wag natin paghahaluin. Magugulo. Good morning Kabayan, hanggang ngayon pala kumikilos pa yung personahe ng Parmalee. Ano po ang ginagawa ng gobyerno? Good question. Pinaglalaroan po ang bansa at batas natin. Ano ba yan? Umaasa mga Pilipino na poproteksyonan ninyo ang bansa. Tapos ang nangyayari ito, sobrang nakababahal na po bilang isang Pilipino. Palayasan na natin ang mga salot. Isama na ang mga protektor na taksil ng bayan. Salamat po. Nako, madami-dami ho tayong palalayasin. Good morning, Kabayan. Bakit ang China nababantayan ang bawat kilos ng mga Philippine vessels kapag may resupply mission? Pero bakit tayo? Hindi natin sila magawang bantayan ang mga kilos nila. Kung vigilant sana ang mga Philippine Coast Guard, hindi makakapagtatayo ng artificial island ang mga Chinese na yan. Ay hindi ho. Alam naman ninyo, meron pa hong mas mataas sa Philippine Coast Guard. Kung yung mas mataas na yun ay pumapayag, wala hong magagawa ang Philippine Coast Guard. Magiging tameme sila. Ang magandang tanong yan, ano ngayon ang ginagawa nila? Ha? May ginagawa ba silang maganda?
ay agri po na walang na-violate ang committee noon sa pag-imbestiga ng Parmali. Ang common denominator talaga ng panahon ni Duterte, naglipa na ang mga pasugalan like POGO, ang pagkasira ng kalikasan like WPS at ang geo-reserve pati ng mining nagbalikan at ang mga in-appoint niya na tiwali like Lau at Michael Young, ay, dapat managot ang mga yan. Salot sa bansa. Ay, sana ho. Dapat po talagang buksan ang manumalyang kaso ng Parmali at panagutin ang mga kasangkot dito. Dapat din na maging patas ang DOJ sa paghawak ng kaso upang mabalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Yun. Kabayan, asa na si Secretary ng DOJ? Nako, pareho tayo ng tanong ho. Hindi pa rin namin nakikita. Pero may mga press release siya. Sabi ni Robert, kabayan, yung tungkol kay Michael Young at iba pa, talagang napapatunayan na ang mga taong tumulong at malakas sa mga politiko ay napapawalang sala. Mga ibang Pilipino rin ang dahilan kung bakit ganito tayo. Dahil bulag, pipi at bingi, lalo pang nabibigyan ng malaking pera. Hindi ho, eto na, ang ombudsman. Buti nga ang ombudsman ay kumilos tungkol dito eh. Darating ang pagkakataon, sana ipanalangin natin na talagang sila ay maparusahan na. Okay? Oh, si, yun nga palang pinag-usapan natin ng PTAA. Eh, itong si ano? Rodriguez Cagayan de Oro, 2nd District. Kanyang pinanawagan din ang mahigpit na visa control sa mga Chinese na nag-a-apply as students o kaya ay mga POGO workers. O paano ka ba yan? Eh, alis na ako. Antabayan ninyo ang pintig ng bayan. Susunod na sina Joyce Balancio at si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan, at siyempre pasigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan! I love you!